Nagpalang buhay! Ito na naman po ang maglulang, magwapo at magaganda. Parang walang ganas sumasya. Alam mo na, di ba? Alam na naman sabihin ko pa. Oh. Itik ka naman dyan. Nakangiti na nga si Manus. Nakangiti na nga, gusto mo pang ito. Gusto ko nangiti-ngiti. Eh, sabi naman ng mga pakiramdam ko, di ba? Oh, ay, yun. Ikaw kaya magsalita. Para makapahinga naman ng ano ko, lalam mo na. Ito lang po ang sasabihin namin. Please watch, like, share, and subscribe. And click the button bell para lagi kayong updated sa amin. Huwag niyo kalimutan mag-comment. Comment din po kayo. Para naman. At saka watch. Bahala na kayo kung ano yung comment nyo. kung anong mahay, ano nyo, may comment nyo dito. Sige. Bago po tayo magsimula, manalangin muna. Hindi muna ngayon mag-ano si Inday Mamsi ng todo-todo at hindi po ano ang kanyang pakiramdam. Maganda po ang pakiramdam ni Inday Mamsi. Kaya nga nalit po kami ng paggawa ng video. Ano yun? Sige na, DJ. Manalangin ka na. Dito mo na yung sige. And then, anong bibinggay? Ang bibinggay namin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking mga sala, sa isip, sa salita, at sa gawa. At sa aking pagkukulang, sa aking kapwa, lalong-lalo na po sa inyo, Panginoon. Panginoon, salamat po sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin. Malakas na pangangatawan. Masusog na pangangatawan. At kalakasan sa pangangatawan. Panginoon, salamat po sa mga pagkain, sa mga inumin. Nang kami po'y mabusog at hindi na mauhaw. Panginoon, hinihiling ko po na nawa po'y matapos na po itong pandemyang ito, nang lahat po ng mga may karamdaman ay matulungan na ng mga ibang mga doktor na hindi nakakapagtrabaho dahil sa pandemyang ito. At nawa po yung mawala na po itong COVID-19 na ito, nang wala na pong mamatay sa mundong ito. Ito po yung hinihiling po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And you'll be Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Lord. Simulan mo na, Ate Janine, ang unang pagbasa. Janil ay natulog. Palitan lang kayo, ha? Ang unang pagbasa mula sa aklat ni Isaias. Palitan lang kayo, Ate Janil. Palitan lang kayo, Ate Janil. Palitan lang kayo, Ate Janil. Sinabi ni Yahweh ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala pagkatapos ng pagdurusa. Lasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan
ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang isang ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga awit, si Yahweh ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ng kanyang ginawa. Ang nais niya ay katwirat, katarungan, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Ang nagmamahal kay Yahweh ay nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga, hindi hahaya ang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Tanging si Yahweh lang ang ating pag-asa, tulong sa na malaki at sanggalang siya. Ipagkaloob mo na aming makamit o Yahweh ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo na sasali. Amen. Amen. Kaya nga ay ang pagbasa mula sa aklat, ang ikalawang pagbasa mula sa aklat ng mga Hebreo. Kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos, ang ating pinakapunong pari. Parang ito ay makakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman, hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Marcos, Kabanata 10, talata 35 hanggang 45. Lumapit noon kay Jesus sina Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo at sinabi sa kanya, Guro, gusto sana naming gawin mo ang hihingin namin sa iyo. At sinabi ni Jesus,
ano ang gusto ninyong gawin ko? Sumagot sila, ipagkaloob mo sa amin sa iyong kaluwalhatian na maupo ang isa sa amin sa kanan mo at ang isa naman sa kaliwa mo. Sinabi ni Jesus, talagang hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Maiinom ba ninyo ang kupang iinumin ko at mabibinyagan sa binyag na ibininyag sa akin? Sumagot sila, kaya namin. Sumagot si Jesus, totoong iinom din kayo sa kupang iinumin ko at mabibinyagan sa binyag sa na ibibinyag sa akin. Ngunit wala sa akin ang pagpapaupo sa aking kanan o kaliwa. Inihanda ito para sa iba. Nang marinig ito ng sampo, nagalit sila kina Jaime at Juan. Kaya tinawag sila ni Jesus at sinabi sa kanila. Ano? Alis ka? Dun. Nalalaman ninyo na sinusupil ng mga nagahari ang kanilang mga bansa at inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Huwag namang ganito sa inyo ang may gustong maging ganito sa inyo. Ano to? Huwag namang ganito sa inyo ang may gustong maging dakila. Huwag yan, dirty. Siya ang maging lingkod ninyo, ang may gustong mauna sa inyo. Siya ang maging alipin ninyo. Gayun din naman, dumating ang anak ng tao, hindi para paglingkuran kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. Ito ang mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ganap na kagitingan ang nadarama ni Jesus. Ako na. At nangunguna sa lahat sa paglakad sa pa-Jerusalem kung saan kaparusahan ang naghihintay sa kanya. Dahil sa pakiusap ni Jaime at Juan, sinisikap ni niyang kumbinsihin ang kanyang mga tagasunod na wala sa katanyagan at kapangyarihan ang tagumpay sa kanyang kaharian, kundi sa pagsunod sa landas ni Jesus na kanilang pinuno. Maaaring pinupulaan natin sina Jaime at Juan, pero hindi ba natin dapat hangaan ang kanilang katapatan? Mga leader para maglingkod. Ano ba ang pinuno? Paano ba maging pinuno? Paano ba kumikilos ang mga pinuno? Ang pinuno ng isang kupunan. Ang pinuno ng isang pamilya.
Ngumingiti sa mga tao ang mga pinuno ng estado at niyayakap ang isang batang nagpaparangal sa kanila. Pero sino ang naglilingkod at sino ang pinaglilingkuran? Pumarito si Jesus para maglingkod at ang kusang loob na pagkamatay niya ang magiging paglilingkod niya sa sangkatauhan. Mama! Nagpakababa siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Basahin ulit ang ano, Filipos Kabanata 2 Talata 7. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Maiinom ang kupa at mabibinyagan mga patalinghagang paraan ng paglalarawan sa paghihirap at pagkamatay ni Jesus. Kaugnay ng paksang ito, narito ang isang maikling tula ni Lao Chu na isang pantas na inchik noong unang panahon. Ano ang ginawa ng ilog at dapat para maghari sa sandaang lambak? Sumailalim sila sa mga iyon kaya naghahari sila sa sandaang lambak. Kung gusto ng banal na mapasa itaas ng bayan, matuto siyang magsalita ng mapagpakumbaba. Kung gusto niyang pamunuan ang bayan, magpahuli siya. Ganito sa nasa itaas ng bayan ang banal at hindi siya pabigat. Pinamumunuan niya ang bayan at hindi niya pinapagtitiis. Malugod nila siyang itinataas at di sila nagsasawa sa kanya. Dahil hindi siya nakikipagpataasan kaninuman, walang sinumang makapagmamataas sa kanya. Amen. Amen. Ano ba ang naging ano nito? Ang mensahe. Ano ba naintindihan niyo sa mga binasa ninyo? Sa paliwanag. Hindi, diyan sa binasa mo. Kung meron ba kayo naintindihan. Kasi bawat diyan, meron tayong makukuha. Ano ang naintindihan niyo diyan? Sa mga nabasa ninyo. Kayo muna ngayon ang mag-share kasi alam nyo na. Basta, sige, magsalita muna ako habang kayo dyan nag-ano ha. Maghanda kayo. Ang pagkakaintindi ko dito,
na huwag tayo maghangad. Kung tayo naman nagsisilbi sa ating kapwa, o halimbawa tayo ay isang pinuno, o tayo nagsisilbi sa ating mga sa kapunuan, ano ba yung tawag nito? May ano dito kanina? Lupon? O kapuno, kupunan. Huwag po tayo maghangad na tayo ay mapunta sa magandang pwesto porque tayo ay isang leader ng isang kupunan o grupo. Bilang isang leader, dapat tayo ay maglingkod sa ating mga sinasakupan. Hindi po tayo ang tayo ang paglilingkuran. Yun po ang tamang ano na ikaw, isa kang leader, hindi ka mag... Porque ikaw ay leader, ikaw maging mayabang o ano. O kaya ipakilala mo, ako ang leader dito, kaya ako ang masunod. Yung baga, kailangan matuto tayong ano sa ating sinasakupan. O kayo, kasi sila dito, si Jaime at Juan ay nais nila na sila ay magiging katabi ni ng Panginoong Hesus sa kanyang kaharian. Kaya ang tanong sila, nais sana parang ano, parang gusto, yun sabi nga, gusto sana namin gawin mo ang hihingin namin sa iyo. O sila talaga may gusto, gusto nila na ipagkaloob. Sabi, ipagkaloob mo sa amin sa iyong kalwalhatian na maupo ang isa sa amin sa kanan mo at ang isa naman sa kaliwa mo. Yun, ang gusto nila na katabi sila ni Jesus na nakaupo sa siyempre sikat nga naman pagka ikay katabi mo ang hari, diba? Sikat ka nga naman. Ikaw DJ, anong pagkakaintindi mo dyan? Sabi dito, kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinunong pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin tinukso siya sa lahat ng paraan subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Amen. Ha, diba? Napakadakila nga talaga ng ating Panginoong Jesus. Kahit anong ginawang tukso sa kanya, hindi po talaga siya nagpadala. Alang-alang sa atin. Kaya magpakatatag tayo. Kaya ang sabi, magpakatatag tayo. Sa pananampalataya. Sa pananampalataya. Kahit anumang hirap o anumang paghihirap, pagtitiis na ating dinanas sa ating buhay, kailangan nating maging matatag. Huwag tayo gumawa ng hindi tama para hindi tayo magkasala. At yun, hilingin natin sa ating Panginoong Hesus
na tayo ay kanyang tulungan. Dahil andyan naman ang banal na espiritu, ang banal na espiritu na banal na espiritu ay isa ring Diyos. Siya rin po ay makapangyarihan. Tumawag lang po tayo sa ating Diyos Ama, Anak, o sa ating Panginoong Hesus, darating ang tulong ng banal na espiritu. Amen. 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 Ito, ate, may ma-share ka ba, ate? Ang ano lang na basa ko, sinabi ni Yahweh, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Ang pagka ang dito sa pagbasa niya sa nabasa ko ay kapag ikaw ay tumulong o kaya dito, dahil dito siya ay aking pararangalan kasama ng mga dakila pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Paano ko ba ipapaliwanag ang hirap? Alam ko ako paano. Ito, ano ba yan? Ito. Ang hirap ipaliwanag. O kaya nga, unti-unti, kung ano lang yung abot ng inyong makakaya, yun lang. Kaya nga, ang ginagawa natin ay unti, para unti-unti kayong matuto. At dahil dito sa ating ginagawa, wala naman tayong teacher dito, wala namang nagtuturo sa ating mga ginagawa. Kaya, kung ano yung pinagkaloob ng banal na espiritu, yun lang. Kasi, parang may halimbawa lang ang ganito. Parang ganito yung kung tutulong ka sa ibang tao, parang ganun yung katulad kay Virgiline. Pag tumutulong ka sa ibang tao, sa mararaming tao, mababayaran ka ng kaligayan. Mas nalasap siya ng ligaya. Yun. Totoo naman po talaga yan. Pagkatapos ng pagkatapos. Mas maganda nga yung tayo ang tutulong sa ating kapwa kaysa tayo ang matulungan. Kasi masarap naman po talaga sa pakiramdam na tumulong. Hindi naman tayo naghahangad na pararangalan. Kasi ang pagtulong, lalo na kung kusang loob mo, kailangan hindi ka naghahangad ng kapalit. Na tutulong ako para para maging sikat po. Hindi naman. Kaya tutulong ako para may kapalit para ibalik to ni ganyan. Hindi dapat maghintay tayo kung ano ang regalo ng Diyos sa atin. Kasi nakikita naman ng Panginoon yun na kung anong ang ating ginagawa, dudublihin din niya yan. Ibabalik na ang Panginoon, lalo na kung tayo gumagawa na hindi tayo naghahangad ng kapalit. Walang meron pa? Ito para maso. Pagkatapos sige. Ng pagdurusa, para matuto kayo. Lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Yun. Kaya kailangan talaga sa una, pagdurusa muna, tapos, magtiis. Tapos, kaya kailangan, kung meron tayong nararanasang pagtitiis o paghihirap, harapin po natin yun, huwag natin talikuran yun. Dahil yan namang mga pagtitiis na yan ay dadaan lang yan. At alam naman ng Diyos yan na tayo, lalo na kung talagang tanggapin natin kung ano man yun. Harapin natin. Huwag natin talikuran, huwag natin iwanan ko na tong anak ko. Itapon ko na tong anak ko.
dahil ano ganyan basta kailangan harapin natin at yun darating din ang panahon magbago yan pagdating na nagbago yan gagawa ng mabuti yan tapos kalooban ng Diyos ng magandang kapalaran I think darating ang panahon giginhawa ka na wala na kasi dadaan lang yan eh. Lahat ng mga problema ay may kalutasan. Lalong-lalo na kung hihingi tayo sa ating Panginoon ng tulong na makayanan natin yun. Amen? Amen! At saka, wag lang po tayo porkit saka lang tayo tatawag sa ating Panginoon kung may kailangan, kung may sakit, o may kailangan na, Lord, ganyan, gusto kong may pagkain, ganyan. Kailangan araw-araw o minuto-minuto, kahit anong oras, tayo ay makipag-usap sa ating Panginoon. Magpasalamat tayo sa Kanya, sa kabutihan niya sa ating buhay. Kahit man kunting biyaya, pasalamat pa rin. Amen? Amen! Iugnay natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Saka ganito kayo. Kasi nga, maano kasi lalamunan ko, tapos yun na, hindi maganda ang aking pakiramdam. Sabi, hindi mo papahaba. Wala eh. Talagang ito ay hindi po talaga mapigilan pag oras na lalo na kung tayo ay nilukuban ng ating banal na espiritu. Sinamahan niya tayo ngayon. Dahil, tingnan nyo, natuto kayo mag-share. Hindi niyo ba, akala nyo, ano sa palagay nyo? Ako naniniwala, andito ang banal na espiritu, sinamahan niya tayo. Naniniwala rin ako, di ba? Kaya ito lang po masasabi namin dahil ang sabi na naman ang aking apo sabi huwag ko lang pahabain pero yun nga hindi po natin napigilan pag oras talaga na nilukuban o sinamahan tayo ng ating banal na espiritu di na natin mapigilan yun. Katulad ko, dati mahihain, pero ngayon, kapal na ng mukha. Amen. Hindi ko man akalain na ito, ako ay nagbablog. Dahil wala talaga sa hinagap ko yan na ako ay magiging vlogger. Dahil ako talaga namang number one mahihain, mayroon pa akong kwento dyan. Saka na lang kung mangyari yon na lalabas na. Kusang lalabas na lang yan, yung mga kwento niyan. Hindi mo mapigilan yan. Ito na lang pong sasabihin namin. God bless us all! God bless! Sa lahat ng mga subscribers namin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, isubscribe niyo naman kami. Please. Pero kung bahala na kayo. May malaya po kayo, malaya. Malaya po tayo, di ba? Huwag lang i-subscribe pag hindi pa na-watch. Okay lang, bahala na sila. Sabi mo kasi. Basta baga umaasa tayo sa ating Panginoon. Amen. God bless. God bless. God bless. Amen.